competing for their tournament life dahil hindi rin naman nalalayo ang points sa kanila ng LPE. But before anything else, this draft is brought to you by Smart. And it's a hot draft right away. Sabi dito ng Signal Ultra, hindi namin bibigay yung mga comfort picks dito ng Execration. Gusto ni Renjo magpakito, ayaw namin ibigay yan. Malakas si KelVJ Magling, ayaw din namin ibigay. And of course, tama din naman yung bans dito ng Execration, not giving away the Matilda and the Jawhead na pinakita ng Signal Ultra, kasi ang dami na natin nakitang version ng Signal Ultra. Ang dami na, nilang sinubukan na strategy, pasok din yung dalawa na yan sa mga sinubukan nila. Exactly. Kanina nga, di ba, nag-usap tayo, Reptile, na parang ito yung dalawang teams na parang ang hirap nilang sabihin na nating basahin yung draft. Kasi nakita natin, Unique Heroes played 46 for the side of Signal, 40 for Execration. Meaning to say, ang dami na nilang mga strategy na nagawa dito sa atin sa Season 7. Now, the first pick for Signal Ultra gonna be the Selena we're in. Isa to sa mga paboritong hero din na Execration for Etomax. Oh, and that's a good pickup. Hindi lang yan na maganda na pick as a first pick kasi bukas siya, it's a block pick kay Etomax. Of course, nakita natin in their last series laban sa NXP, may isang malupit na play ginawa si Etomax. Parang nag-blind abyssal arrow lang na tamaan niya dun si H2O. So, that goes to show, with the type of player as Etomax na mataas na yung experience level niya, na hindi mo talaga pwede ibigay yung hero such as Selena sa kanya. Exactly. Well, can I ask you, Reptar, give me your thoughts na what do you think about the switching of Imba DJ and Ben Sanity on this specific na laban nila against Execration? Well, at this point, para Signal Ultra, ever since na nalaman natin na wala na sila sa playoff contention, na pare, just you're playing, you have nothing to lose. Subukan mo na lang lahat. Kasi, again, para sa Signal Ultra, pride na lang yung gusto nila na ayaw namin makatapos ng Season 7 na walang at least isang panalo sa series. Oh. So, just try everything you can. And, of course, because nakita din naman yung flexibility dito ng Signal Ultra, pero baka hindi nga si Keke or si Ben Sanity yung mag-tank. Baka si Rhea eh. Oh, kasi nakita nga natin si Rhea nag-tank eh. Exactly. That was their match yesterday against Aura PH. And mind you, mga kaibigan, nanalo sila ng isang game against Aura PH wherein nakita natin kung gaano ka flawless maglaro during Series 1 earlier. So, right at this point, Signal Ultra, they are, sabihin na natin, na hindi na nga enough yung points nila to be able to make it to the playoffs, pero hindi pa rin pwedeng sabihin natin easy peasy ang galawan ng Execration. Kailangan nilang todohin pa rin to kasi this squad, isa sila sa mga teams natin na laging matagal yung mga games kasi ang nagiging problema for Signal Ultra is yung pagsara ng laro. Yeah, the game closers is what they're lacking. Pero with the pickup of the Baras and the Farsa, you have good presence from the early to the mid game, then mid to late game. Meron kang mga insurance na okay, mataas yung burst damage ni Farsa, meron din tayo makunat na frontliner kay Barat. So actually with just those two picks, okay na yung yung insurance ng Signal Ultra na from early to late, at least meron tayong isang hero na maganda yung presence all throughout. Now for Execration naman with the Benedetta Lunox and now the Lapu-Lapu, hindi pa natin nakikita yung pickup dito ni Chaknu, and baka nga yung that is going to be a mid lane Lunox. So yeah, we still don't know the pickup here for Chaknu, but Execration, kahit na maganda mag-objective take yung pickup dito ng Signal Ultra because of the early game damage that they can deal out, kaya nila lumaban talaga for objectives, kaya nila i-bruise ko yung Signal Ultra if hindi maganda yung last two picks ng Signal dito. Agree. And even this Benedetta from the side of Execration, hindi mo pa rin masabi if is this the Renzo that we used to see or is this gonna be KelVJ's hero? Oh, meron din possibility yun. As a jungler. And going back to my point, Reptar, nagkaroon kasi tayo na if ever this gonna be Renzo, most likely, makakaharap niya dito is gonna be itong Barats. Wherein nakita natin yesterday with Work versus Bren Esports, that was Flat PC and 3Mar na nagharap. And so early, pumapalag yung Benedetta. Pero as the game goes by, mas na-out-damage ng Barats yung Benedetta, especially during team fights. Oh, and that's been the trend ever since nakita natin si Barats na nakabalik na sa meta, that it's a strong late game frontliner. So, yun nga, with the fact that they have the Selena and then the Farsa here, baka may possibility nga na yung Selena dito maging post 5 para sa Signal. Kasi nakita na natin yun a few times this season, and then yung Barats ay mapupunta sa XP lane nga. Possibly for, at this point, hindi na nga natin masasabi kung sino XP laner ng Signal kasi switcheroo pa rin sila . Nagsuswitch-switch na talaga ng mga roles . Though, at this, as of late, is Aqua Boy yung nagiging kadalasan na nilang jungler sa mga recent games nila. And KK Dot, he was placed on the side lane on, I think that was our match ever. Pero kasi
si Lina kasi, ito rin yung naging parang pagpasok ni Keikeda dito sa atin sa season 7 eh. So, yeah. Exactly. It's confusing. So, I think ito yung mga isa sa mga challenge ng execution sa draft na to. Kasi hindi lang sa hero picks, it's sino maglalaro, anong position. Ah, yes. And I think at this point, yun na yung nagiging lason ng Signal Ultra eh. Mm. Even though, yes, unfortunately, yung record nila shows, wala pang series panalo. But the times na nanalo sila ng isang game sa series, yun yung lason na nag-take in effect eh. Agree. So, at this point, going looking at Signal Ultra's draft ngayon, Reptar, we're sure that KelVJ will be the one to use the Benedetta. Kasi... Mm. Lapu-Lapu and of course the Alice will be on the side lane. Tama ka kanina sa sinap. Or is this may nakita tayo from Onyx? Bigla ko lang naalala, the Onyx PH, Kyrie, Lapu-Lapu on the mid. Oo, kasi baka. There is also a point na Kelra is using Lunox. Yeah. Diba? So potential yun. Unless execution, sobrang surprising gagawin nila. Gagawin nila yung ginagawa ng EVOS Legends recently na nagtatank Lunox. Eh. Oh yeah, EVOS. Oy, by the way, congratulations. They were the champion ng MPL Indonesia. And for sure, isa yon sa mga kaharap ng ating Team PH sa darating na MSC. Uy, Kufra, kinuha ata ng signal. Naku po! Kinuha yung isa sa mga comfort picks dito deny. Ni Jack. No, deny picks. So, ang daming deny picks para sa signal. And actually, early to late game, that's a good lineup from Signal, pero mukhang mag-shine talaga sa mid game yung lineup dito ng Signal. Ang ganda ng power spike nila, like around level 8, mga minute 10, ganun. It seems so. Ang malaking tanong dito, what's gonna be the tank for Chaknu? Will it be the tank Chu? This is a possibility or meron pa ba silang natatagong alas dito para kay Chaknu? Well, for Chaknu, I hope Execration isn't thinking about picking up the Tigreal. Hindi masyado maganda yung win rate niya so far this season. But yes, safer pick na yung Tank Chou na lang. Alright, so we've seen here mga kaibigan. So, once again, this is a must win for Execration as Signal Ultra. Hindi na nga sila abot for the playoffs. Pero for Execration, kailangan nila tong panalo na to. I've talked to some of the players of Execration. They were asking kung possible pa ba na umabot sila sa upper bracket. The answer is yes, kaya pang umabot. They still have 3 series to play. This is the first and may dalawa pa sila sa week 7. If they could potentially get, sabihin na natin, ma-2-0 nilang Signal Ultra. They are at 13 points right now. They could go up to 16 points. So, maaangatan nila ng konti ng isang puntos ang NXP. Though, may laro ang NXP right after the series. Yeah, and I'm pretty sure whatever happens here, titignan talaga yun ng Execration kung ano mangyayari. And for Execration naman, hopefully, and I think some of us have seen here the mga tweets na sa social media ni KelVJ. And masasabi ko lang is, hopefully, for someone as young and as accomplished as him, pare, ang dami nang nagawa ni KelVJ. I feel like, hopefully, going into this game, wala masyadong pressure. Kasi yung gusto ko, ang ganda talaga ng response ng community kay Kel eh. I know. Kahit nga kay si Flap, nag-message kay Kel na, pre, ibahin mo yung mindset mo. So, hopefully, yung mga magandang words na at message na sinabi ng community, yung community kay Kel, sana may effect yun sa kanya na positibo. Yes, well, it goes to show na ganun kamahal ng ML community si KelVJ. Mm. And we all know kung ano yung mga na-achieve niya na. He's been back-to-back champion. Oo. And this, kumbaga, as young as KelVJ, I'm pretty sure he's around 16 years old right now. Sobrang bata pa. Ang daming-dami pa pwedeng mangyari. And yeah, shoutouts to KelVJ. Di naman siya tatawaging at some point King, the King, kung hindi niya deserve yun. Mm. But then as well, also, for Signal Ultra, hopefully at one point in the season, makuha din nila yung hinahanap nilang series win. Because based on what we've heard from the members of Signal Ultra, some of the really nicest people sa Well, all our teams are nice. Agreed. But this Signal, parang they're a next level of nice. So, hopefully at one point, makuha nila yung series win. But then, again, kalaban nila ngayon, Execration, that's gonna be really difficult. I like what I'm seeing right now, no, Reptar, na binabantayan ni Ben Sanity dito si Aqua Boy. Mm-hmm. Parang sabihin na natin a little bit of leash na para hindi agad mapasok yung Farsa. Kasi pwede nating maiwan yung isang Farsa, like for example, level 4 na siya, he has a potential na mag-feather airstrike and just wings by wings papunta dun sa mga teammates niya. Pero, can you talk about me this, itong lineup dito or laning dito sa may top lane, the Barretts and as well, with this Alice. Kumbaga, parang magfa-farm-farm lang ba sila dito?
Yeah, both of them have the potential to outfarm mm-hmm. the lane na mauna sila, na makalabas si lane. But then, of course, in terms of mobility getting around the map, yun yung lamang ng Alice, of course, with the flowing blood. But in terms of being able to farm up, hindi naman sila mahirapan sa isa't isa. Maybe at one point, the Barretts might mamimit yung awkward point na hindi pa siya ganun kakunat. So, kaya ng Alice na out-damage yung Barretts. But then, that's a very small window. Mga few minutes lang yun eh. Until eventually, evened out lang yun. Kasi both of them have really good sustain and relatively okay damage. Although, lamang yung Alice doon. Yeah, and surprisingly, no, yung Barretts natin, parang each and every series na meron tayo dito, Reptar, madalas na siyang napipick. Oo. Nagiging X-factor na sa mga drafts eh. Uy, nahuli! Wow, that Abyssal Arrow. I'm gonna hit with Jack Nguyen. That's gonna be the first blood for Signal Ultra. A very good start para sa team nito. And look at the rotation that they have right now. A good pick off. At ngayon, pwede nila itong i-transition. Ano sila dito ha? Pumupuesto na rin sila going into top lane. Reptar. Itong setup ngayon na ginagawa. And before you answer that question, what a Tyrant's Revenge coming from Ben Sanity. I like the aggression of Signal Ultra. Oh. How will Execration deal with that, Reptar? Well, so far, Signal Ultra, nahuli lang nila yung Execration out of position. So, it's not something that Execration is doing it wrong. Pero Signal Ultra lang, ang ganda ng pag-entry dito ni Keke Dot at ni Ben Sanity. Speaking of entry, look at the poke damage coming from Janus using that Shadows. At papasok, the arrow was about to connect pero binlock ng Shunpo yon ni Jack Noon. Ngayon, with a contention here dito sa pinakaunang turtle ng laro na to, alam to, ng Signal Ultra, pumuposition sila. The arrow will actually connect to also may Ali. Sino makakuha ng turtle? That's gonna be Kel VJ. But the Detonus Welcome will be used by Reya dito. Nako, nandito na lahat ang mga members ng Signal Ultra pero napaback off na buhay pa doon yung dinosaur. Oh my Reptar, sinong nanalo doon? Well, Execration, sila ang nakukuha ng isang kill and they got the turtle. So, masaya ang Execration. So, nabalanse na yung momentum dito after the early pickoffs na pinakita ng Signal Ultra. Execration naman nakagante with a kill of their own and the turtle. And that's what they really needed to do because of the fact na nakuha ng early kills ng Signal Ultra, Execration doesn't want to give any more kasi baka ma-snowball. Just like what happened in Game 1, Aura versus LPE dito, ang Signal Ultra. So, great play there by Execration to challenge it. Muntikan na yun. Mm-hmm. Signal Ultra, muntikan na nila maka-nakaw ng objective. Uh-huh. But at the end of the day, Execration wins it. Pero ha, kung papansinin natin dito, KK Dot was actually landing a lot of crucial arrows dito against Execration. Kailangan maging maingat dito ang buong kuponan ng Execration. Tinamaan kanina doon si Renzo. Unfortunately, nakataka siya. But look at this. Pasok dito ngayon ang mga members ng Execration. Bravest Fighter na ginamit na ngayon dito ni Kelra 1v1 with Ben Sanity. Pero nakapag-flicker out pa rin naman. And that's gonna be it for that skirmish. Grabe tong laban natin, Reptar. Parang walang magpapahinga. Bawal huminga, ika nga, sa dalawa. Kumbaga, kakatapos lang ng turtle fight, meron na naman sa ibaba. Yeah, and we're seeing here just how much this game means to both of these teams na nilalabas lang talaga nila lahat ng yung kaya nila ilabas. Like, laban lang kung laban. Like, and I like that we're seeing this kind of playstyle coming from Execration as well because Signal Ultra, because maganda yung early game aggression nila pero nakakasabay din naman sa early game aggression yung lineup ng Execration. In a way, parang yung exe na gaganahan sila ilaro yung style na sanay sila eh. Mm-hmm. Kasi diba, ever since matagal natin sinasabi, the power of friendship early game aggression, that's the best version of Execration that we know of. But then, Signal Ultra, maganda naman is nakakasabay din sila. So, because of the ang taas ng drama around this game eh. Oo. Again, a high stake sobra. It's nice that we're seeing this kind of level. Oo, and it goes to show na Execration talaga, they're really willing to do everything para dito sa laro na to. Dito, ito yung kinasanayan natin na Execration, yung balagbagan yung laban. Eh. Like, pag sumuntok ka, meron din silang counter punch and you could see that na sumasabay talaga sila even with the great initiations coming from Signal Ultra, yung mga arrow ni KK Dot was always on point even with the Tyrant's Revenge na manggagaling kay Ben Sanity. So, bumabalik and nararamdaman ko dito, sa mga previous na mga games natin, si Kelra nag-online siya most of the time mid to late. Pero yung hawak niya tong lapu-lapu, as early as the first 3 minutes of the game, ramdam mo na kagad yung presence ni Kelra. Yeah, and that's, you don't see that a lot of, well, recently, yun yung naging trend sa mga lapu-lapu players eh, na hindi na masyado na lane hold lang ako, nasa lane nagpa-farm. Kasi nakita din na, uy, maganda din naman na kahit sabihin natin, level 3 or level 4 lang, early game rotate na agad on the lapu-lapu, it works.
And then if Execration can keep that up, baka mako-convert pa sila with one kill. Yes, speaking of one kill, itong Dinosaur ang unang napili dito na Execration. What a good pick off dahil malayo din yung mga members ng Signal Ultra. That's gonna be a possible energy shield na madideplete ng Execration on the top lane. Mm-hmm. And that's something Signal Ultra has to look to try to stop and defend kasi Alice yung nakaka-farm doon. And then, of course, you want to delay the farm of the Alice. Kung makukuha ng early winter truncheon yan, man, the risky plays are gonna come in and baka masurpresa pa dito ang Signal. I'm beginning to like Reptar dito na yung Benedetta is nasa kamay ni KelVJ. Talagang ay! Ramdam mo siya all around the map. The Order of Brilliance will be used doon ng Lunox ngayon dito. The Turtle, three members, ang ganda ng position dito ni Kel to do a flank sa Signal Ultra with the bravest fighter. Even Renshaw, nandito na rin. Secure na naman ni KelVJ yung Turtle and it's time for Signal Ultra to disengage. Oh, but that's gonna be a Abyssal Arrow to Ito, Max. Baka may makukuha sila. Yun ang tanong, pero hindi. Ooh. The Chaos Assault was used para makatakas. Wow! Execration getting a lead at first 5 minutes ng laro. This is already a 3,000 lead para sa kupunan na to. Yeah, but it's still a relatively close game. Signal Ultra, pinapakita nila na, okay, if matatalo kami sa team fights or sa objective takes, susubukan namin naman mag-counterplay. And of course, Keke Dot, parang naging E2 Dot na to, or Keke Max na eh. Oh, si Keke Dot, tamang-tama din yung Abyssal Arrows niya. So, Execration have to watch out for that kasi sa sobrang haba ng stun ng Abyssal Arrow, baka yun pa yung maging turning point para sa Signal Ultra. Oh, yes. Pero so far dito, Reptar, we haven't seen the capability. Ooh. But mamaya na yan because Renzo is going in pero hindi niya alam na nandito si Keke Dot and he's about to get down. Pero nandito na ngayon si KelVJ to save the day. Keke Dot used a flicker pero patatakasin ba ni KelVJ? Yes, makakatakas. But the Deflawless Welcome will be cancelled and he will get away. Sobrang clutch yung pag-charge ng Sword Intent pero pumasok pa rin si Janus. But pero wala. Poke lang. But yeah, a good thing KelVJ was able to stop that kasi kung nahuli siya dun sa Detonus Welcome, that would have been a kill to Janus or to Rhea. Yes. Like, sigurado. But then, again, clutch yung pag-charge ng Sword Intent, nakadash siya. Yes, pero ito ha, look at Execration. Sila yung nagsiset ng tempo dito. From the top lane, may kita mo yung aggression na ginawa ni Renzo. On the bottom lane, kumbaga, kanina nandun si Kel sa taps, ngayon nandito naman siya sa baba. And that's one of the reason why I like na hawak niya ngayon itong Benedetta na to. He's all around the map. Kumbaga, KelVJ against five members ng Signal Ultra to, Reptar. Oo, laging may presence yung Execration na or numbers advantage in the objective takes because as well, because of what we said earlier, si Kelra early din mag-rotate pero uy, Abyssal Arrow, walang follow-up for Signal Ultra, so hinga lang muna dito ang Execration, another turtle fight. Ang crucial dito yung positioning ni Aqua Boy at saka ni Kelra. Yes, speaking of positioning dito, sinimulan na ni Bensanity ang pagtalon pero wala siyang tinamaan at makukuha ni Janus yung turtle na yun, pero kapalit naman ang buhay dito ng Kufra. Dikit-dikit ang mga members ngayon dito ng Execration pero nasulit sila ng Feather Air strike ni Aqua Boy. But eto, Max is still alive. Double kill pa nga dito si Renzo. And so far, that's gonna be 3-4-1 exchange. To nakuha naman ng Signal ang Turtle. Yeah, and again, Signal Ultra got the Turtle, but then the threat of them playing for the counterplay. Potentially, based on what I remember seeing, I think Aqua Boy kinonserve niya talaga yung Feathered Airstrike. Hindi niya ginamit for the Turtle take. He used it for pag... kung mas maganda na yung position ng Execration, counterplay Feathered Airstrike. And muntikan na, nababurst down sila, but then of course, having a Lunox with the Power of Order Brilliance, hindi siya naka-receive ng damage, and then eventually si Ito Max pa yung nakapag-secure ng kills for Execration doon. And nakita natin doon yung burst potential from Aqua Boy. From that far, sa nung nagkadikit-dikit yung four members doon ng Execration, they have to be at least careful sa mga ganong bagay. Pero like what you mentioned, may Order of Brilliance, nakapag-out naman, and even Chaknu has to soon pull out. So, wow, a very action-packed yung first 5 minutes natin with this teams. Though, may consolation for the side of Signal Ultra, nakuha nila doon yung turtle. Eh, sabihin na natin dito, yung lineup ng Signal Ultra is somehow, yung power spike is on the mid-game. Dahil yung Hayabusa, yeah, ang mapapansin mo, ginagawa lang niya. Inultihan niya yung minion wave, then it's gonna go back to farming sa may jungle. Even the Barats himself, parang kiniklear niya lang. Tapos no? So, where do you think is the right moment for Signal Ultra to strike? Well,
tama yung ginagawa nila so far, which is going for the counterplay. Mm-hmm. But then the good thing about their lineup is because of the mobility of the Farsa and then the Hayabusa, meron din naman silang map presence para mag-split push. Pero baka ma-pick off dito si Renjo. Mukha nga, dahil ang ganda ng synchronization of skill, may pana from the Titonas. Pero ang kunat nung Alice na yon. So far, KelVJ ngayon ang nanganganib na mamatay dito. Eto, Max! Is not enough to save KelVJ, pero mukhang may kapalit naman yun. Reptar, mahabol na ba dito si Rhea? That's gonna be a no. And another pick off, an off-cam kill. Jackno na pick off ni Janus. Oh, what's happening ngayon, Reptar? 2-for-1 trade across the map kung saan lamang ang Signal Ultra. And I feel like yung nangyari dun with KelVJ and Renjo, hindi naman sa miscommunication, pero at the same time, parang crunch time decision yung para kay Renjo. Kasi low na yung health niya talaga. For sure, dapat play safe, go back. But then, as we saw before in Aura versus LTE, potentially, Renjo baka pumasok ulit and then ma-reverse niya yung laro. Oh. Well, yung play na yon. And now, he's still continuing the fight. Baka mapitas pa nga siya. Napitas niya. Binate niya. Alam niya na low HP na doon yung Barret. Alam niya rin na papasukin siya doon ni Eto Bax. It's a good bait. Uy, meron! Meron siya, pero last nakaabang second dito si Ben Sanity just in case hindi siya tama ng shuriken. It's gonna be a shutdown. Janus getting back on the mid game. Nako, Reptar, mukhang nararamdaman na yata natin yung power spike ng team na to as Execration is failing to find kills. Though, Kelra gets a solo kill against Aqua Boy. Sabi ni Kelra, okay guys, bawiin natin isa, and they were able to take down Aqua Boy to alleviate the pressure in the bottom lane kasi na-push na yung first tower ng Execration sa bot. Baka kaya na nga ni Kelra basagin yung unang tore ng Signal sa baba, and that will be the first tower pa nga para sa Execration na mababasag nila kasi tatlo na ang nabasag ng Signal dito. Yes, and kung papansinin mo, no, Reptar, in terms of kills, in terms of farm, yes lamang yung Execration, but they are not getting any objectives out of it. And gaya ng sabi mo, kakabasag pa lang nila ng outer turret sa baba ng Signal Ultra. And this arrow, this vision na pinoprovide ng tank and support ng Signal is enough for them to be able to hold the lanes. Key item pick up, Renjo, may Winter Truncher na. So kung idadive nila dito si Aqua Boy, kaya nila. At mukhang yun na nga ang gagawin as Renjo is going in, pero lumabas na muna ng mapa dito si Aqua Boy. And nabasag na rin nila yung tore. So that's gonna be it for Execration. They are still in control. Pero dito sa may top lane, 1v1, and Rhea is just trying to go in against Kelra. So ngayon, Reptar, the Lord has already spawned. Sino kaya ang unang magko-contest nito? Pero mamaya na yon, pasok yata dito sila Ben Sanity. Bakbakan na naman sa gitna. Oh, Janus takes a lot of damage na. Immobilized siya doon. He got a bit from that Alice. So tanong ko kay Janus if he'll try to heal up muna bago nila subukan kunin yung Lord. So far, Signal Ultra yung may lamang sa Lord positioning. Mm-hmm. And then Keke Dot nakukuha din ng information na meron mga miyembro ng Execration malapit sa purple buff. Execration can either play for the buff and then push mid, or then they can try to get a pick off and then mag-Lord naman sila. Pwede, pwede. I really like the strategy that you've mentioned. And ito, ako papansinin mo rito, ha, both of the gold laners standing in here, even itong si Aqua, look at his damage. Sumasakit na. Mararamdaman natin lalo yan pag nabuo niya na yung kanyang Holy Crystal. Pero ito na, but here we go. Mukhang papasok yata dito Execration. They are trying to find a target from Jackno with his Way of Dragon, pero hindi pa yata ganun ka-confident ang EXE, Reptar. Kung sobrang cautious nila. Ang ganda nga nung pag back out doon ng Execration, kasi alam nila the reason why na lumapit sila is kasi alam nila si Rhea nasa bottom lane pa. Oo. But since hindi sila nakahanap ng opening Signal, maganda din naman yung defensive positioning nila. Rhea was able to find time to na makasama doon. And then just when that moment na feeling na ng XCA, andito na ata yung Barats, back muna tayo. Nako, if I may ask you, dahil, well, sisimula na ngayon dito ng Execration or dinaan na lang nito. If I may ask you, Reptar, sa ganitong scenario na medyo nagkakapaan yung dalawang team kung sino yung kukuha ng turtle, sa ganitong battle, sino ba ang mas lumalamang sa battle of attrition, ika nga? Well, Aqua Boy is going to be key for objective takes para sa Signal Ultra. Of course, the damage of the Farsa. But then, he has so many to worry about. Pero the pick-off by Jackno! Sinubukang sipain doon si Ben Sanity,
but meron siyang flicker out. But Etomax, half HP, used the Order of Brilliance to get away. Pero flicker in dito si Rhea, used the Detonas. Welcome, binato. Palayo doon si Renzo. Pero good, Apo, boy! Siya yung binurse down. And look at Janus with the Oogie Shadow Kill. Getting a kill doon for a double kill kayo, mga kaibigan. Apat na members kayo dito ng Signal Ultra. Oh, Kelra. Dito, pero si Kelra getting a double kill. Dalawa na lang ang natitira dito for Execution. Hindi pa sila hinihintuan ng Signal Ultra. Mukhang ito na yata yung right moment para kunin ang Lord. Yeah, and Aqua Boy still alive. Hindi siya nahuli dun. Rhea was able to catch the Detonas Welcome onto Renjo, and that was what opened up the opportunity para sa Signal Ultra na labanin yung away na yon. But Kelra, nakabawi sila ng dalawang kills. That's good news for Execration. It's gonna be a tough Lord Steel, man. Tough na tough talaga, but Aqua Boy will secure the Lord para sa Signal Ultra. Ngayon, pumapalag-palag pa naman. Uy, dito si Kelra. He actually got Janus. Ngayon, ito na ang counter-initiate ng Execration. Buhay na halos lahat ng mga members nila dito. Dalawa ang nawala sa Signal. Hindi pa sila tapos as Renzo is trying to go in with the Flowing Blood. Pero ang malaking pasabog dito ng Signal Ultra Reptar, nakuha at na-secure nila ang unang Lord. And ngayon, si Kelra, man, if ever manalo dito ang Execration, baka siya yung maging MVP. Kasi yung efforts niya, the last 3 minutes to keep Execration alive in this game, yung entire exchange na yun, kung nasan tatlong miyembro ng X na wala, nakabalik sila, na hindi nila nakuha yung Lord, pero nakasecure sila ng kill kay Janus. That was because, sabi dito ni Kelra, kukumit pa ako, lalaban pa ako dito, hindi ako suko. Hindi. Kahit still ang dalawa na nga lang ni Chakno yung natitira doon eh. Oo. Pero just like that, Signal Ultra winning that team fight and securing this Lord. Pero look at that, Ben Sanity with the Tyrant's Revenge. Pero alam yun ni Chakno, and Execration would want to kill this Lord agad dito, pero the Wild Dragon has been used just to defend himself. So ngayon, Reptar, Execration still in control, as look at that, they are fighting 5v4 dahil nakahiwalay pa nga doon si Kelra. And going into his item, he already has a BOD, Queen Swing, Oracle, and Bloodlust Axe. Ganun ka-farm ang lapu-lapu na to. Yeah, hindi siya yung core, pero parang siya na nga yung naging core dito in terms of the items. But of course, KLVJ not too far behind. Mga 2.3 gold lead dito si Kera over KLVJ. But that's still good news for Execution. Naka-BOD na rin si KLVJ, so he'll be able to provide the damage. But then it's good news kasi yung si Kelra, yung lapu-lapu, yun yung kailangan ng Execration. Hanapin si Kekedot at si Aqua Boy. That's why the Oracle pickup is really good para mabawasan yung magic damage. Oh no, as here we go, looks like Signal Ultra is eyeing for Kelra right now. Nakita nila dito si Jack Nurencio, bumalik na siya dito. We're about to get a fight. Pero tamang tantsahan lang muna rito, Reptar. Ayaw, yung parehas na team, ayaw rin gumawa ng mga risky plays. Oh, ang ganda ng disiplina ng dalawang teams. Even if Renjo has the Winter Truncheon, kinakalculate talaga ng Execration when is the right time. And they're doing it right kasi yung lineup ng Signal Ultra, Reyes, Barats, 3-4-3, pero the presence alone of a Barat sobrang disruptive. Kasi kung may mahuli siya with Detonas Welcome at walang makalapit from Execration on the backline kay Aqua Boy, as we saw earlier in the middle lane, that's gonna be a big win for Signal Ultra in the fight. So again, Execration have to watch out for Aqua Boy and Kekedot here, pero easier said than done kasi ang ganda ng position, yung ng positioning ni Aqua Boy throughout the entire game. Hindi rin siya yung bastang pagka nag-team fight, either airstrike agad-agad. Talagang naghahanap muna siya ng position. And look at him. He's really onto the back lines dito ng Signal Ultra, and Ben Sanity and the rest of the members of Signal, talagang nagpo-provide ng vision for the whole team. So, at this point, parehas yung team na merong capability to do segue or the side lane pushes. Of course, nandito yung ating Alice. We're in scaling. Lalong tumatagal, mas lalong lumalakas. And even itong ating, halos magpipick na nga itong lapu-lapu natin eh. And mind you, there is also a Benedetta that could do side lane pushes, Reptar. Oh, and actually, I like effect that Execution nakikita na nila konti yun na, okay, I think kailangan lang natin i-split yung mapa para makuha yung attention ni Barats. Because so far, si Rhea yung main na nagre-respond sa side lane na mag-clear ng waves. So again, if Execration can keep forcing the pushes on the side lanes para maka-alis si Barats away from the rest of Signal Ultra para maka-defend dun sa side lane push, Execration, meron naman silang mobility
para mag-force ng fight. Yes. Na 5-on-4 habang wala si Baras. Pero kailangan nilang mag-ingat. Yes, they do have this kind of mobility. Pwede silang sumegway rito. Pero hindi mo rin pwedeng maliitin dito si Janus. Ha? Oh, not halos all. Lock item na rin tong Hayabusa na to. And look at that. Another Way of the Dragon na ginamit doon kay Kekatan. So, yung si Janus dito with a 6, or rather a 5-1-2 KDA, he's been the one dealing a lot of damage dito for Signal Ultra. Ito, makikita na. Here we go. Renjo nandito sa ilalim. The Tone as well. But, ginamit na yung kanyang Winter Truncheon. Pero hindi enough yun, Reptar. Pitas pa rin siya rito ng Signal Ultra. Pero ngayon, dikit-dikit ang mga members dito ng Execration. Ito na nga, si Janus dealing a lot of damage dito para sa side ngayon ng Signal Ultra. Si Kelra na lang ang natira dito sa gitna with the Feather S. Ito na galing from Aqua Boy from downtown. Though, hindi pa rin naman namatay. Oh my, pero ito, this would open up another Lord for Signal Ultra. Kakasabi mo lang, Janus, ang ganda ng timing niya dun. Paggamit ng Shadow Kill, using it at the right time, of course, in combination as well with the disruptive presence of the Barat's Execration, na-disrupt lang sila throughout that entire fight. It looked like messy execution for Execration, but then Signal Ultra, ang ganda lang talaga ng galaw nila dun. Sobrang ganda ng galaw, and another Shadow Kill na naman dito. Chaknu, barely alive, dito, but Max! The flicker coming from Rhea will seal the deal. Order of Brilliance dito, ginamit natin. Ito, Max, pero pinabalik siya ng mga racket. Pero makakatakas pa rin naman. So far dito, halos dikit yung goal. Pero Signal Ultra, sila yung mas mga nakakakuha ng mga objective. Yeah, and we're starting to see again the problem of the Barat's pick. Na kahit nga meron silang Lunox on the other side for Execration, alam natin that Lunox has a lot of damage. Kinakain at kinakain lang ng Barat's na parang walang problema lang. And right now the question is, kulang ba sa damage ng ang Execration because wala silang Marksman main, that's a physical damage main assassin Benedetta, nahirapan din pumasok dito si Kiel. Yes, hirap talaga sila rito. Look at that! Basag na ngayon dito ang gitnang tore ng Execration as the Lord is still gonna melt away. Pero mukhang susunod na ngayon yung base turret dito sa baba. Mukhang hindi madidepensahan na ito ng mga tropa natin from Execration. And that's gonna be 2 base turret down. Pasok ngayon dito si Renjo with the flowing blood. Pero hindi enough yung damage. 5 members dito ng Signal Ultra. They are eyeing for the tower. Ang pinakahuling tore dito ng Execration, but Renjo going in with the Winter Truncheon dito na ilagan niya doon yung Detenos. Welcome dito ni Rhea. Pero ang tanong, paano na ang magiging depensa nila rito, Reptar, as that base turret on the top lane halos isang hinga na lang mawawala na. Sobrang kunat ng Kufra at Barras on the side of Signal Ultra. That was the best that Execration could do at that point, and natamaan nila yung abilities nila, mind Oo, you. Pero kunan lang si Renjo. Mind you, pumasok doon si Renjo pero hindi nila nakuha. Yes, nakuha nila doon si Aqua Boy, and ito na nga ang counter engage dito ng Execration as KelBJ is just trying to defend yung mga minion base nila. Pero still, Reptar, it's a clear win para sa Signal Ultra as 4 members in ang nawala sa Execration. KelBJ will Bakit be the na? Final hope of Execration para depensahan to. Pero it looks like not gonna be enough dahil mawawala rin dito si The King as Signal Ultra secures game number 1 against Execration. Grabe yung Barat's pick. That became the game changer for Signal Ultra, and despite ganun lang yung stat line ni Rhea, man, you cannot deny that as we look at Signal Ultra with their winning moment brought to us by Oppo A94, sobrang game changer ng Barats come mid to the late game. Yes, commendable. Sobrang commendable doon yung Barats ni Rhea, and mapapansin